Michael, gabi na. Siguro dapat pumasok ka na, makapagpahinga ka. Ha? Hindi ko dumating si Elisa. Natiis niyang hindi batiin si Nina. Sinabi ko naman sa'yo, hindi na siya babalik. Eh, bakit kasi umaasa ka pa? Sana mayakap at makantahan ko ulit si Nina. Lalo na ngayong araw na ito, kaarawan niya. Sana kahit papano kasama ko siya, kahit ngayon lang. Kaya lang alam ko, imposible naman yun eh. Ay, nakakulong ako. Ang akala ko kasi, darating siya para kay Nina. Para sa anak namin. Oh, ang ibig sabihin nun, wala na siyang pakialam sa inyong mag-ama. At siguro, masaya na siya sa lalaking kinakasama niya ngayon. Hindi ko na makapatawad si Elise sa ginawa niya. Lo, bakit pati si Nina? Bakit pati si Nina dinadamay niya at pinagpalit niya doon sa lalaki niya? Sa totoo lang, ito yung pinakamabigat na parusa sa atin eh. Yung lungkot, yung pangungulila, at pag nagpadala ka, mababaliw ka. Kaya kung ako sa'yo, itawa mo na lang lahat. Kasi yun ang magiging panlaban mo dito. Napakasama niyong ina. Hindi niya man lang pinuntahan si Nina para batiin. Natiis niya yung sarili niyang anak. Natiis niya yung anak namin. Kaya hindi na ako aasa na babalik pa siya. Sasama ko sa inyo sa Amerika. Kami ni Nina. Pupunta tayo sa ibang bansa para doon ko pag-aralan na kalimutan sa Elisa. Salamat, Michael. Salamat at bago ka ng desisyon at yung desisyon mo, tama yan. You know, I'm so proud of you. Because finally, you're willing to get rid of that terrible woman. Talaga, Dad? Mag-iibang bansa na si Michael? Well, yun ang narinig ko sa usapan nila ng Don Ramon. Eh paano? Bakit ba naman siya aalis? Paano kung bumalik si Elisa? Mama, ang palagay ko eh, hindi na naghihintay si Michael na babalik pa si Elisa. Lalo pa nga't galit na galit yung tao dahil sa hindi dumating si Elisa sa kaarawan ni Nina. Sa tingin ko, sumuko na rin siya ng kakahintay. At hindi ko masisisi yung bata. Wala akong magagawa rin. Dahil sa totoo lang, mamaskin na ako. Hindi ko na rin naram kung babalik pa si Elisa o tuluyan na siyang hindi magpapakita sa akin.